Overdue ka rin po ba sa isang loan application na inuutangan mo sa ngayon? Tapos nag-aalangan ka magbayad kasi hindi mo alam kung ikaw ay mapapautang pa nito or mapapareloan pa. So ngayon guys, yan po yung pag-uusapan natin ngayon kasi in my experience po, overdue na ako dito sa isang loan application na inuutangan ko ngayon. And ipapakita ko sa inyo guys kung ako ay ma-approve pa rin once na nag-apply ulit ako sa kanya ng reloan. Kasi po, yan po talaga yung tanong ng karamihan kung sila ba ay makakautang ulit once na nagbayad sila dito sa isang loan application na na-overdue nga po sila. So ngayon guys, itong loan application po na tinutukoy ko na na-overdue po ako is si Mr. Cash po. So nakaligtaan ko siyang bayaran talaga and ilang araw na rin siyang overdue. And ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung pagbabayad ko rito. And if ever man na meron akong approved loan amount dito, ipapakita ko rin po dito kung magkano yung interest niya sa second loan amount at kung magkano yung pwede niya pa rin ipautang sa akin kahit na ako ay overdue na sa kanya. So ngayon guys, bago natin puntahan itong pagbabayad ko kay Mr. Cash at para malaman nyo na rin yung second loan amount ko dito, bago yun guys, sa mga gusto nga palang sumali dyan sa aking Pudgy Cash giveaways, so nung Lunes po, nag-announce po ako ulit ng panibagong 5 lucky winners. Nako, napakaswerte nila guys. Kaya kung ikaw man ay hindi pa dyan nananalo, huwag ka pong mawawala ng pag-asa kasi marami pa pong Monday na susunod. So stay tuned, stay connected, huwag mong kalimutang mag-subscribe, ilike itong video na to at mag-iwan ka ng comment dyan sa comment section. Kasi malapit na naman po yung last Monday of the month, may mananalo na naman ng ating pa-cellphone giveaway, which is pwede mo po yung i-convert into cash. So yan, marami na rin nakapag-convert dahil ayaw nila nung cellphone. Instant pera nga naman once na ikaw ay nanalo sa ating pa-cellphone giveaway. Kaya ano pang inaantay mo dyan guys? Click the subscribe button at yan, stay connected. Pero kapag interesado ka naman na malaman kung ikaw pa rin ba ay mapapautang dito kay Mr. Cash, katulad ko na overdue ako, and check ko kung ma-approve yung application ko dito kay Mr. Cash at papakita ko rin dito guys kung magkano yung na-approve sa akin. So if you're interested, keep watching. So disclaimer no, hindi ko po pinopromote sa inyo si Mr. Cash, hindi ko po sinasabi na umutang kayo dito. So dito guys, nagbabahagi lamang po ako ng pag-loan ko sa kanya. And syempre at the same time, binabahagi ko rin dito kung magkano yung na-approve na loan amount sa akin para at least may konti na rin kayong idea once na kayo nakapag-try dito. So si Mr. Cash po is available lamang sa Google Play Store. And yung last vlog ko guys, panoorin nyo yun kasi yun yung gumamit po ako ng second account ko kay Mr. Cash, which is first time ako nag-loan sa kanya. And yun nga, yung offer niya is 1,000 to 1,500. 18 days kaagad guys, hindi 7 days. And napakaliit talaga nung interest na ikinaltas. So kung gusto niyo malaman yun guys, punta kayo dun sa last video ko na ginawa about kay Mr. Cash. No? And dito guys, ito nga po, no, overdue na ako kay Mr. Cash. At yan, puro text na rin po sa akin si Mr. Cash. Natawag rin guys, pero hindi po siya tumatawag dun sa mga contact list na nilagay ko sa aking reference number, which is good naman po. So yan, text lang po siya ng text, tawag ng tawag. Kaya pala sabi ko, tinatadtad ako ni Mr. Cash ng text kasi overdue na pala ako. Almost 4 days na po akong overdue dito. Nag-loan po ako sa kanya ng 1,500. And ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung pagbabayad ko dito kay Mr. Cash. No, so dito guys, kapag magbabayad ka, siguraduhin mo po na may screenshot ka kasi i-upload po yun dun sa evidence mo. Ayan, kung makikita mo dito guys, ang babayaran ko na is 1,539 pesos. Bali guys, 39 pesos lang po yung nadagdag niya in 4 days na overdue ko, which is good. Napakaliit guys ha. So dito guys, make a repayment ako. Maganda dito kay Mr. Cash kasi maraming option ng pagbabayad. Pwede sa e-wallet, GCash Paymaya, and QRPH. Kapag wala ka naman pong e-wallet, pwede sa bank transfer or sa offline na pagbabayad, which is sa 7-Eleven nga po. May mga guide naman dito guys, may instruction kung paano mo siya babayaran. So napakadali lang magbayad. Kung sa GCash ka naman, sa peso ka po magbabayad. No? May QR code naman yun, scan mo na lang para direct ka na sa peso. And then ito nga guys, after ko magbayad, 6,000 pesos po yung ino-offer sa akin ni Mr. Cash. Sobrang lakihan eh, from 1,500, nag-jump na siya ng 6,000 pesos. Wow. Kaya sa mga magre-reload dyan kay Mr. Cash, yan po yung in-offer sa akin. Pero hindi ko sinasabi na pare-parehas tayo ng ma-approve dito na loan amount. So ito guys, 6,000 yung sa akin. And dito guys, sa 6,000, 30 days na po siya. Wow. Hindi na siya 18 days.
30 days na siya. And siguro ma-unlock ko na rin in the future yung 40 days, 45 days to 61 days. Napakagaan po talaga yung pagbabayad dito kay Mr. Cash. At ito pa guys, ha, dito sa 6,000 guys, ang service fee po is 17%. Medyo malaki na rin yun guys, pero kung ikukumpara mo siya sa ibang loan application, maliit pa to guys. Kasi wow, dito guys, 1,020 po yung ibabaw sa 6,000 at ang marireceive mo is 4,980 pesos. Almost 5,000 na rin guys, no? And due date mo is 6,000. At kung ikaw naman po ay may mga reward bonus, nako, mababawasan pa yan at pwede mo pa siyang buong ma-receive. So dito guys, may nakalagay dito na reduced loan amount or loan term. Current loan amount doesn't entitle the loan term you choose. Nagkataka ako dito guys, kasi nag-offer naman siya ng 6,000, tapos nag-offer siya ng 30 days. Tapos sabi dito na hindi daw ako entitled dun sa loan term na pinili ko. So tinry ko yung 5,000. And ito nga sa 5,000 guys, sa 30 days po, ang kanyang service fee po na ibabawas is 850. And ang marireceive natin is 4,150 pesos. So malaki pa rin ito guys, malaki pa rin yung marireceive mo at kakaunti lang yung service fee na binawas, which is good pa rin para sa akin. And after ko i-confirm guys, yun pa rin yung lumabas. So hindi daw ako entitled sa loan na yun, sa loan term na yun. So tinry ko ulit yung mababa, 4,000. So ang service fee po dito sa 4,000 sa 30 days is 680. Maliit yun guys ha. Ang fund to be received ko is 3,320. So after nun, hindi ulit ako entitled daw. And yan, tinry ko yung 3,000. Yan, ang 3,000 naman, 510 po yung service fee. Ang fund to be received ko is 2,490. Good pa rin yun guys para sa akin. Kasi kung 3,000 to, 1,500 na lang marireceive mo sa ibang loan application. Tapos napakalaki pa nung idanagdag. And dito guys, tinry ko naman ulit yung 1,500, yung pinakang minimum na, kasi ayaw pa rin talaga, hindi daw ako entitled eh. Yan, 1,500, 255 lang siya sa 30 days. So 1,245 po ang babayaran mo, tapos 1,500 after 30 days. So napakagaan nito guys para sa akin, kasi 255 lang 30 days na, 'di ba? And dito hindi pa rin daw ako entitled sa loan term na 'yon, sa loan amount na 'yon. Hindi ko na alam kung magkano kasi pinaka-less na 'tong pinili ko. After ko magbayad, nagtry ako ulit mag-apply. So siguro mag-aantay ako ng 1 day, 2 day. Tapos magre-reloan ulit ako dito kay Mr. Cash. Kasi ngayon din ako nagbayad, ngayon din ako nag-apply. So huwag niyong gagayahin yung ginawa ko guys. Kasi nga, yan nga, katulad nga nung sa akin, hindi nga daw po ako entitled sa loan term or loan amount na pinipili ko. So kapag kayo nagbayad dito kay Mr. Cash at kayo ay nag-overdue, huwag muna kayong magre-reloan kaagad. Kasi sure ako na hindi din kayo ma-approve. Ewan ko lang doon sa experience nung iba. Kasi sa akin guys, hindi po ako nakapag-reloan dito kay Mr. Cash. Kasi 4 days na akong overdue. So tatry ko ulit siya after 2nd day or 3rd day. So hindi lang ngayon. So kababayad ko lang kasi guys. Yan lang po yung pag-loan ko dito kay Mr. Cash na na-overdue nga ako. Pero nag-offer pa rin siya guys ng 6,000 pesos at 30 days na siya. So second reloan ko na yun guys, no? So sana nagkaroon kayo ng konting idea about dito kay Mr. Cash sa pinakita ko sa inyo, and kayo na rin yung mag-decide kung go-go pa rin kayo dito kay Mr. Cash or hindi na kayo magre-reloan. So that's it. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button. I-on mo na rin po yung notification bell para updated ka sa mga videos na ina-upload ko at sa mga bagong loan application na nagkalat ngayon. So bye-bye na muna for now guys. See you on my next vlog.